Hello, how are you today guys? Welcome back to our channel Surigao-san. At ako'y magbigay po kayo muna shout out sa ating mga subscribers overseas, worldwide at dito sa Pilipinas, sa aking mga giliw na tagapanood at subscribers at sa mga bago pa lamang na bumisita, welcome back to our channel. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all of those things shall be added unto you. Matthew 6:33. Alright, sa tang ating second raffle natin ay ngayong February 14 na. That's February 14, the Valentine's Day, the love month, araw ng pagbibigayan. Kaya ang ibibigay ko sa inyo guys ay isang raffle, which our prize is a metal detector that can be a backup tool for your treasure hunting. Okay, ngayon ang ating tatalakayan naman ay itong kahulugan ng nine spokes o yung sinag ng araw sa treasure hunting. Ano nga ba ito? Ating tunghayan ngayon sa aking video. Okay, mga katiyats, ito yung pinadala na picture ng ating katiyats somewhere else in the Philippines. At napaka-interesting ng kanyang mga nakitang signs. Itong sun spokes or spoke sign na sun na mayroong mga rays, lalo na pag may butas yan sa gitna, ay yan ay treasure on the spot. Pero meron pang ilang yarda or metro ang ating hahakbangin para matagpuan ang digging spot. Okay? At isa-isahin natin guys ang mga karakter dito. Itong karakter na ito ay modified symbol lang yan, hindi yan kanji. Itong square yan ay nag-symbolize ng box or treasure. Money or wealth ang symbolize niyan. At itong isang linya yan ay sa palagay ko ay measurement and direction na going this way ang treasure, kasi itong babasihan natin ng araw na ito. So dito sa isang guhit na mahaba, yan ay 10. It can be 10 meters or 10 yards. And then meron siyang X dito. Meaning to say ay ang treasure ay nandyan. Confirmation sign ito na merong treasure sa spot right dyan sa treasure site na yan. Sa lugar na yan, circumference lang ng 18 yard circumference, ay matagpuan yung digging spot. Pero isa-isahin natin kung saan ba ang direction yan. Bakit naman nasabi ko guys na 18? Kasi dito yan binabase sa number of rays of the sun. Yan ay 9. O tinatawag yan na 9-spoke symbol. So dahil sa 9 yan, ang radius niyan ay 9 meters ng area. At ang circumference, of course, ay times 2. That is 18 meters or 18 yards ang kanyang circumference. Mamaya tatalakayan natin yan isa-isa. Two-way decoding sa paghanap ng treasure. At ano ba ito guys, itong sign na ito? Yan ay binaliktad lang na sign ng kani or kin. Yan ay nagaganyan lang yan. Yan ay sign ng gold, yung nagaganyan. Kinuha lang yung dalawa dito at yung isa. Pero pag ganyan na sign, yan ay nag-represent ng gold. Itong arrow na mayroong ano dito, mayroong line sa kanyang dulo. So ito ay tinagilid lang na kani or kin or symbol ng money or wealth or gold. Ganyan yan talaga ang kanyang original na karakter. At sa kanji, yan ay nagaganyan. Pero sa modified treasure symbol, yan ay ganyan lang ang pagkasulat niyan. Kasi modified na siya, parang arrow, pero nag-represent ng gold. At itong isang short arrow dito guys, yan ay nagtatalakay ng deep or maybe directions. Pero pag ganyan na papuntang pababa, yan ay deep
At ang short arrow, yan ay 2 to 4 meters lamang. 2 to 4 meters deep. Pag short arrow na walang tail. Pag may tail na arrow, iba naman ang kahulugan nun. So ito ay pinakamalalim na pagbaon daw ay 4 meters. Galing sa 2 meters. Of course, sa tagal ng panahon, baka nag-erode ang mga lupa at bumababaw na yung pagkabaon kasi ang topsoil ay nag-erode or nag-erosion na. Kaya mababaw na ang mga digging spot ngayon sa tagal ng panahon kasi binabaha na tayo at nag-i-erode yung lupa. Okay, at puntahan natin guys ang mga meaning ng sa mga meaning muna tayo. Dito muna tayo sa ating lesson 101 about sun or spoke sign. Okay, so ang gold or sun symbol signifies burial of gold, meaning pag may sun na symbol, mayroong binabaon dyan na gold bars or boxes of jewelries na mayroong gold or precious stones, mga bato like diamonds. At hindi lang yan malayo kung saan nakaukit ang sun symbol or spokes. Ay, hindi yan malayo. Pinakamalayo niyan ay nasa 30 meters distance. Okay, so malapit lang siya. The spoke system or number of rays of light around the sun circle signifies what is buried. Yung kanyang mga sun rays sa shortcut na istorya, yan ay mga measurement. Sabi ng father ko, yung nakuha nila noon kasama yung mga kaibigan niya ay hinakbang lang nila kung ilang sun rays. Example 7 ay 7 na hakbang or 7 yards. Ayan. At kung walang arrow, walang pagkukuna ng direction, ay haharap ka lang sa east. Sa east ang tracking kasi sun na symbol siya. So haharap ka sa east, sa likod mo yung bato at hakbang ka ng 7. Kung 8 naman na hakbang. Kung 9 naman na hakbang. Sa ating kaso ngayon ay ito yung ating isosolve na puzzle, ang 9 spokes symbols. Okay guys, so punta na tayo sa ating drawing. Alright, so ito na tayo. Mag-draw muna tayo ng ating cardinal directions or yung tinatawag natin na compass. Okay, so we have here the north and then east, west dito sa kaliwa. Ngayon kung nakita nyo guys, kung hatiin natin tong bato, ang sun ay nakaharap sa west, which is tinatawag na parang hindi akma na nakaharap sa west ang sun. Kasi rising sun siya, kung makita nyo ang kanyang sunlight ay tutok na tutok, meaning to say parang alas 12 yan. So hindi west, kundi sa east siya nakaharap. Diba sinabi ko naman sa inyo guys na baliktad yung paggawa ng hapon ng mga mapa or stone map ay baliktad. Meaning to say ang gawin dyan ay i-mirror image ito. Meaning ng mirror image ay baliktarin yan. So ating baliktarin, i-mirror image natin. So example ganyan ay atin yung baliktarin guys, ganyan, paganyan na. So nakaharap na yung sun. Okay, ganyan na yan. Nakaharap na yung sun sa east, which is eksakto. Okay, so ayan na siya. Ganyan ang tinatawag na mirror image. Okay, so papunta na tayo sa east ang ating tracking yan. So kung ating hatiin yan, eksakto yung sun
ay nandito siya sa east na kaharap at hindi dito sa west. Okay, so ganun pa man ay yung parang original na posisyon ng bato ang ating pagbasihan. Okay? So ito yun. Ito yung ating i-decode ngayon. Okay, so ilang paraan bang paghanap ng sun rays or spokes? So there are two ways sa paghanap niyan. Kahit na walang arrow ay matatagpuan natin yan. Dito mayroong arrow, mayroon pa siyang ito, mayroon siyang dalawang direction at mayroon siyang indicator ng kung anong nakabaon. At ang final na mag-solve sa puzzle ay ang sun rays or spokes, which is, that is, 9 spokes. Ang tawag dyan na sign ay 9 spokes dahil 9 ang kanyang rays. Okay, at bawat spokes, yan ay equivalent to 1. One yard mahigit yan. Sabihin natin 1.1 yards ang bawat spokes. Ang equivalent ng 9 spokes sa yards, ang 9 spokes ay, that is 11, make that 13. 13 yards ang 9 spokes. This is according sa mga treasure hunter na nakakuha na ng item na ganyan na 9 spokes. Na kada 9 spokes down yan ay 13 yards ang equivalent. Meaning to say, 1 yard mahigit ang bawat spokes. At ilang meters ba ang 13 yards? Ang 13 yards ay mayroong 11 meters na equivalent. Meaning mahaba ang meters kaysa yards. Okay, so ating isa-isahin. Kung magkatugma ba ang 13 meters at 11 meters sa mga nakalagay dito na mga i-focus natin na mga variables. Sabihin natin ang mga variables ito kasi pabago-bago ang kanyang mga equivalents. Okay, so tingnan natin guys ha, kung tama ba yung meron ba tayong makita dyan na 11 yards or 13 yards or 11 meters. So i-prove natin na meron dyan na 11 meters or 13 yards. Okay, so dito yan makikita guys sa X na ito. Sa Roman numerals, ang X ay 10. Sa kanji letters, ang X kung ituwid yan or itayo natin ang X ay magiging 10 din yan sa kanji. Kaya X or plus, 10 pa rin yan ang equivalent. So 10 feet or 10 yards. Ganyan, pero karamihan ay hakbang talaga pag treasure. Pag sabihin natin na 10 na hakbang yan. Kasi pag foot, matatagalan tayo diyan, di ba? Kung kahit tayo ang magbaon ng treasure, hakbang talaga ang gagamitin natin kung wala tayong dala-dala na mga steel rule or yung steel tape or pulgadera. Okay, so bakit naging 11? May 11 ba dito, guys? Meron, kasi itong isang line na ito, it can be symbolized 1 or 10. So 1 or 10 siya. Pero meron na kasi siyang X dito. Kaya gawin na lang natin yan na 1 plus X equals 10. Yung X ay 10. So substitute yan 10 sa X, 11 ang gagawa, ang lalabas. So we have here 11 na katugma dito sa equivalent ng 13 spokes. Ang 13 yards ay 11 meters. So lumabas dito na mayroong 11 meters. At kung i-convert naman ang 11 meters ay lalabas itong 13 yards. Ngayon, ano yung 13 yards na yan? Ang 13 yards na yan, yan ang ating 13 kahakbang papunta sa digging spot. Ngayon, saan ba yung digging spot na yan?
Ito yun ang magtutukoy ng direksyon ang sun. Kasi nilagyan niya ng sun kasi ang nag-symbolize ng Japan sa kanilang flag, ang Japan ay maalala natin yan dahil sa sun. Yung kanyang tinatawag na rising sun or yung pula na sun doon sa flag ng yung sa gitna ng flag, yan ay sun. Kaya ang mga Hapon ay yun palagi ang kanilang reference point, yung east, yung sun, yung silangan. Kaya kung gamit sila ng sun, meaning to say ay hanapin ang silangan, tatayo ka dito sa likod ng bato, example dito ka, and then dito ang east, so harap ka sa east. Ang east yan ang araw or sun. At hakbang ka papunta doon sa east ng ilang meters ba yun guys? 11 or 13 yards. Okay. So nakuha niyo ba guys? Okay, so ating palitan muna itong picture kasi napaka yung marumi na siya tingnan, okay? Alright guys, ang unang paraan sa paghanap ng treasure sa spoke sign, lalo na yan pag yan ay 9 spokes. So yan ay 9 spokes, ayan. So 9 rays, meron siya. At meron siyang tuldok sa gitna, meaning to say treasure on the spot. Nandyan ang treasure, ngunit meron siyang sun rays at ang sun rays ang nag-represent ng distance. Yards, meters, or hakbang. Kasi kung yan lang na symbol yan, wala yung sun rays. Ang treasure ay nandyan sa bato, sa ibaba ng bato, or maybe enclosed sa bato, or beside sa bato na ito. Ngunit meron siyang sun rays, kaya yung number of sun rays, yun ang number ng yards or hakbang papunta sa direksyon ng anong direksyon ba guys? Papunta dito sa east. Ayan. East ang punterian yan. West yung sa kambila. Kung nakita nyo, di ba baliktad yung dapat dito nakalagay yung sun na sign, di ba? Pero di ba nasabi ko na sa inyo na mirror image ang mga layout ng Japanese. Palaging baliktad. Tulad ng kanilang mapa ay baliktad din yan. Kaya hindi natin matatagpuan ang treasure kung hindi natin i-mirror image. Pero hindi lahat ay mirror image. Yung gumagamit lang ng mirror image ay yung malalaking deposito. Pero pag giveaways, hindi na yan mirror image. Ito sa palagay ko ay malaking deposit ito kasi gumagamit na siya ng sun rays. At yung sun ay nag-symbolize ng emblem ng Japan, yung Japanese flag. Sun yun, meaning parang sa general treasure to or sa emperor treasure. Okay, at ano bang istorya nito guys? Isa-isa natin ha. Ang istorya nitong unang karakter ay there is a wealth or money or even gold buried. At matagpuan siya sa distansya na 11. Ito yan. Pwede rin yan na yan ay tunnel at ang tunnel ay may distansya na 10. Ayan, kasi nagaganyan. Pero sa palagay ko, yan ay 1 plus 10, 11 yards. At kung pagbasihan din natin itong isa lang na line, kung yan isang line lang yan, yan ay 10 pa rin. So palaging 10 ang equivalent. Yung X saka yung isang line, so 10. Pero ginawa ko na 10 plus 1, para maging 11 siya at eksakto siya sa equivalent ng 9 spokes. Kasi ang 9 spokes ay 11 meters or 13 yards. At ang 13 yards ay ilang meters ba yan? That is 11 meters. At eksakto talaga siya dito sa given na numbers na ito na 1 plus X equals 11. Okay guys, kuha ba natin? At itong square dito, yan ay symbolizes ng box of gold, ang meaning yan. At ito naman, ang istorya nitong sign na to ay
mayroong gold at matagpuan yan doon sa silangan. Okay, so nagpoint ang kani symbol, yan ay originally nagaganyan yan, nakatayo yan, pero tinagilid kasi nagpoint siya sa west. At kung itayo yan, nagpoint na yan sa north, hindi na matagpuan. Kaya tinagilid yan para magpoint siya sa east. At ang meaning niyan ay gold, money, wealth ay matagpuan sa silangan at sa baba. Ito, yan ay indikasyon na ang lalim ay 2 to 4 meters lamang. So, napaka daling hukayin to guys, 2 to 4 meters. At itong sun rays, kung makita nyo, 9 spokes talaga yan. Ayan. Meaning to say, 9 kahakbang or 13 yards yan. Kasi ang 1 spoke sa Japanese measurement, ang 1 spoke ay 1 meter mahigit yan. Or 1 yard mahigit. Kaya nagiging 13 yards ang 9 meters. Okay guys, so ito na. Paano ba hanapin yan? Ang unang gawin yan ay kung meron kayong detector, ang gawin nyo ay palibutan nyo itong bato ng circumference na 9 times 2. Kasi ang radius ay, ito example, ang radius niya ay 9 yards or 9 meters or 9 hakbang. Hindi natin alam kasi hindi naman tayong nagsukat sa pagbaon yan. So sabihin lang natin na 9 meters. Yan ang radius, meaning yung isang side lang. At ang center ay bato at papunta naman doon ay 9 pa rin. Meters radius or 9 hakbang. Kaya all in all, kung atin yan ikunin ang circumference, lumabas na mayroong 18 meters. At yung 18 meters circumference, yan ang ating gawin or yan ang ating i-research sa ating metal detector. Okay? Kuha nyo ba guys? So, dito tayo mag-umpisa sa kanyang boundary. And then, palapit tayo sa bato. Pagkatapos natin sa boundary, dito naman tayo sa kalagitnaan, sa pag-detect, hanggang sa lalapit na tayo sa bato guys. Yan ang pinaka-sure na way sa paghanap ng buried treasure using the sun spoke. Yung paggamit ng metal detector na malalim ang detection niya. At ano bang mga metal detector ang malalim ang detection? Yung TM White. 808 yata yun. TM White brand. I-search nyo lang yan. Yan ay parang antena ng TV. Yan ang ginagamit nung Amerikano na treasure hunter dito sa Pilipinas nung year 2000. At ito rin, gamit ng father ko yung Gemini 3. Hindi na sinuli, hiniram. Iwan kong sinong humira, maliit pa ko nun. Gemini 3 by Fisher. Ayan, Gemini 3, ang gumawa niyan ay Fisher Lab. Isa sa magaling na gumawa ng mga metal detector sa Amerika. Ang Gemini 3 yan, meaning 3rd edition. So ito lang ang hanapin nyo guys kasi pwedeng mag-detect yan ng hanggang 4 meters deep. At halos lahat ng iba pang metal detector ay hanggang 2 meters lamang. At itong dalawa ay malalim ang ma-detect niyan. Yung mga scanner naman na tinatawag na mga babasahin pa kasi noon ng color coding ang lupa. Kaya mas mahirapan kayo doon sa mga tulad noong Titan Gear at yung Mega Pro at Deep Scan. Marami namang gumagamit niyan pero hindi pa rin nakakita kasi mahirap siya i-translate yung kulay, yung color coding. Mahirap siya i-translate. Hindi kaya ng metal detector. Pag nag-detect yan, dalawa lang ang ibig sabihin. It's either may metal or may gold doon sa ilalim ng lupa. Especially pag nasa bundok,
Ang mahirap lang sa metal detector, pag nasa syudad tayo nag-detect kasi ang daming metal sa syudad. Pero kung nasa bundok tayo, dalawa lang ang ibig sabihin, may nakabaon na metal or gold. Sino ba naman ang maglagay ng metal sa bundok? Alangan naman ang mga pagong at mga unggoy, di ba? So ganyan lang, pag sa syudad, huwag na kayo gumamit ng metal detector. Hindi yun makadetect. Ang daming mga metal sa syudad. At sa mga, kahit sa baryo, ang daming metal. Mga kutsara, mag-detect yan. Kaya lang kailangan talaga nyo ng practice sa paggamit ng detector. Yung tinatawag na ingay, yung threshold ng ingay. Nagbabago kasi yan. Pag tumatama yan ng malaking solid metal, medyo lumalakas ang kanyang tunog. At meron siyang palaging tunog, yung nang tinatawag na threshold ng metal detector. Kailangan may tunog talaga yan. At pagtatama sa malaking object na metal, lalong hahaba at lalakas ang kanyang tunog. Pero hindi ganong halata yon pag hindi mo pag-aralan ang metal detector mo. Kaya practice, magbaon ng mga metal sa 2 meters at i-detect. Magbaon din ng mga maliit na metal at malaki at i-compare ang kanilang mga tunog. Okay guys, so yun ang unang paraan. Ngayon, ang pangalawang paraan ay ibabase natin dyan mismo kung anong mga nakalagay dyan na karakter. Okay. So palit tayo ulit ng pictures. Okay, so ito na naman tayo. Malinis na naman yung picture. Ngayon ay ito yung position guys na original ng bato. At ang ating pangalawang method or the other way to decode these symbols is by using all the characters that are engraved or carved in here. Okay. So kung tayo ang titingin yan or ordinaryo na tao ang titingin yan, doon siya pupunta paghukay, di ba? Kasi mayroong arrow dito, which is ang arrow na yan ay hindi yan arrow. Yan ay nagkwento lang na ng istorya na mayroong ginto sa silangan, which is sun. Okay, so kulayan siya natin to ng green para maiba naman. So ang main event or pinakabida dito guys, yung bida ay yung sun. Itong kani symbol dito or kin, yan ay nagsasabi na mayroong gold doon sa silangan at hindi sa west. Kasi yung arrow ay nagapoint sa west. Kaya very misleading. Kaya pag ordinary person lang or novice treasure hunter ang titingin yan, pupunta talaga siya doon sa west. Kasi mayroong arrow, which is not. Kasi hindi arrow, kundi yan ay nakatagilid na kin or kani symbol. Yan, ganyan yan. At itong arrow sa baba, yan ang deep. Okay. At ito naman ay nag-indicate or nagsabi na merong malaking treasure na nakabaon dyan na nakalagay sa box. Ito yung box. Okay, so ito na guys, ang final natin na ano, na decoding dyan. So example, dito ka nakatayo. Ikaw ito. Okay, so dito ka nakatayo, ayan. And then tumitingin ka sa, of course, yung hinahanap natin, yung silangan or the east. Okay, so ito na yung east. Ngayon, pangalawang method to, yung kanina, kinuha natin yung circumference, which is 18 meters or 18 yards or 18 hakbang. Ngayon naman ay, ang other method is by reading all the symbols and equivalents and values. Mga value niyan. Okay. So, ito ang pagbasihan natin guys, ang 9 spokes. Ang 9 spokes, again, ang equivalent ng 9 spokes sa treasure hunting ay 13 yards. Kasi ang 1 spoke, yan ay 1 yard mahigit. Ang equivalent. So 1 spoke is sabihin na natin na 1.2 yards. Kaya nangyari na lumabas na 13 yards ang 9 spokes. Imbis na 9 yards lang yan ay nagiging 13 na may nadagdag sa kanya na 4. 4 na yards. Okay, so ito na ang ikaw na to guys, nakatayo dito. So hakbang ka lang ng halos 1 meter na hakbang, 11 ka hakbang galing sa bato papunta ng east,
Kasi nagsasabi dito ang sign na punta ka ng silangan at makita mo sa sun rays na mayroong 9 rays or 9 spokes. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pwede rin stop ka sa 9. Para literal na mayroong 9 spokes. Pero, kasi sabi ng father ko na ang 9 spokes ay 13 yards talaga yan. Base na sa nakuha nila noon. At nakaharap sila sa east. Okay, so kung atin pagbigyan ng respeto ang 9 hakbang or 9 spokes. So sabihin natin, ito yung 9 hakbang mo or 9 meters. Test dig ka dito. Hukay ng 2 meters. So hukay tayo dito guys. Bigay respeto lang sa 9 rays, okay? Pero sa totoo, ang 9 rays ay equals to 13 yards. So kung wala tayong makuha dito guys, patuloy tayo sa unahan. Patuloy na tayo doon sa ika-13. Ayan, so dito stop tayo sa 13. 13 hakbang or 13 yards, dito yung 9. So ito yung ating final digging spot. Which is test dig to 2 meters. At sabi dito sa itong indicator niya dito sa arrow na ang lalim ng treasure ay 2 to 4 meters lamang. Bakit alam ko naman yan guys? Kasi yan ay nasa libro ng father ko na short arrow is 2 to 4 meters deep. Pag ganyan, mga short arrow. Okay, so yan ay nababase sa mga nakukuha na treasure noon pa man. Okay, so 2 to 4 meters deep. Pababa. So meaning to say, dagdag ka pa dito. Okay. Pero dito pa naman sa 2 meters pa lang na lalim, may makikita ka na talaga dyan. May makikita kayo na mga palatandaan na mayroong ibinaon yung anomalya sa lupa, yung layer ng lupa, mayroong black soil, mayroong charcoal, mayroong mga lata na puno, putol-putol na sanga, bamboos, leaves, buto, durog na plato, durog na mga bato, dinurog-durog na mga bato, hindi natural na bato. Ganyan ang mga palatandaan. At kung malaking treasure talaga, ay mayroon pang buto yan. Mga buto ng hayop, buto ng tao. Yung mga sinasabi na gate guards. Gate guard, yung nagwardya. Yung mga pinatay na nagbaon. O namatay na hayop na ibinaon dyan para tagabantay ng treasure. Okay. So sabihin natin guys na nakuha nyo na dito sa 13. Okay, kasi sa decoding ko palaging hindi nakuha. Sasabihin natin, okay, good luck, nakuha nyo na dito. At ang akin lang na wish sana ay hindi pa nakuha ang itong treasure sign na yan. Ito guys, sana hindi pa yan nakuha. Kasi sa tingin ko yung bato ay parang nabiyak na yun. Parang natipak na yun sa pinakamalaking bato. Parang nakuha na yan doon. At sa tingin ko yan ay malambot na klase na bato. Parang coral rock. Coral, gawa siya sa coral rock. Na pwede kang mag-engrave. Kaya sa tingin ko ay ang treasure na yan ay malapit sa dagat. Kasi mayroong coral rock. Kahit wala ako dyan, sa tingin ko ay malapit sa dagat ang bato na yan. Or ang mother rock. Kung saan natipak yan na bato, hanapin nyo guys, parang puzzle yan. Example, ito yung malaking bato. And then, ito yung kapiraso niya. Ito yung may mga sign dito at nabiyak yan or natipak. So, hanapin nyo yung kanyang puzzle. Meron naman yung mga zigzag line na nagaganyan. And then, kung ilagay mo yun doon sa kanyang mother rock, ayan, mag-akma talaga yan. Parang magdikit sila na kompleto. Pag idikit mo yan dyan, at malalaman mo na ang bato na yun, yun ang pinagmulan ng tipak na bato na yan. At matrace mo na kung saan talaga siya nakaharap. Sa east ba or sa west. Okay, ay sana nakuha nyo guys ang mensahe ng aking decoding ngayon. Maraming salamat sa panonood. Good luck sa inyo. Ang sign na yan ay legit. Yan ay totoo. Yan ay may treasure. At ako'y nag-pray at nag-wish lang na hindi pa nakuha yan.
ng mga treasure hunter noong dekada 90. Okay? So maraming salamat, Surigao San. Nagsasabi na huwag kalimutan ang inyong mga dreams about the golds, the Yamashita treasure buried in the Philippines. Thank you so much. Ciao for now.